なんでよ。デジタルor physical games? Tara, pag-usapan natin. Nalilito ka ba kung ano ipaprioritize mo? Nakakantsawan ka ba ng mga kaibigan mo na digital ka na lang? O kaya ay physical ka na lang? Eto guys, pag-uusapan natin ngayon kung bakit ka dapat bumili ng physical or digital. Hi, ito na naman po si Kadiri Jobs. Nani itin ba yo? Kadiri Jobs, kasi madalas sa mga videos ko po ay nakatayo yung aking buhok ganyan. Nakahanginan po kasi ng electric fan. Eh, meron akong subscriber na napansin yun. So, pinagsabihan niya ako. Pero it doesn't matter. So, Kadiri Jobs, alright! Yan, nandito naman po tayo para pag-usapan po ang mga bagay-bagay na kung saan ay sana po meron po tayo Dito na naman po tayo para sa ganun eh. Meron na naman po tayo mga bagay-bagay na matututunan at masisiyahan po kayo. Disclaimer guys, ha, hindi ko pinag-aaway ang mga mahihilig sa digital or physical. Walang mali kung ano man ang piliin mo. Ang mga sasabihin ko lang po dito sa video na to ay mga advantages kung alin man ang piliin mo, kung physical man or digital. Ano man ang magiging resulta, sigurado ako masisiyahan ka. Promise. Okay, ready na po ba kayo? Tara, let's start! Reasons to buy digital. Reason number 1, sobrang convenient siya. Pwede siyang i-download kahit saan as long as meron kang wifi or internet. Sa bahay habang nakaupo ka, or nakahiga, or nasa banyo ka. Quality time. Pwedeng pwede. Sa kapitbahay, pwede ka mag-download. Sana mabait yung kapitbahay mo. Sa mga computer shops na available ang wifi, may mga shops kasi na available ang wifi, nagbebenta sila ng mga codes, i-enter mo siya sa cellphone mo, tapos yung cellphone mo, gawin mo siyang wifi hotspot. Mas mabilis ang mga wifi sa ganun. So far, yun yung experience ko. Yung mas mabilis kaysa sa mga cellphone companies natin sa Pilipinas. Basta kung saan may wifi, pwede ka mag-download as long as meron kang pondo para dun sa babayar mong download. Tapos habang iniintay mong matapos ang iyong download, pwede mong gawin kung ano man ang gusto mong gawin. Pwede mong gustong gawin ang gusto mong gawin. Watashi wa dame da. Magwalis ka ng kwarto or bahay nyo. Matulog ka, maligo or mag-shower ka. Yayain mo si lovey-dovey mo at mag-date kayo. Manood ng sine. At pagkatapos ng download mo, masaya ka na ulit kasi malalaro mo na yung dinownload mo. So ka, so ka! Reason number 2, hindi siya mawawala sa'yo. Uy, hindi yung boyfriend or yung girlfriend mong pinag-uusapan natin na mawawala sa'yo. Sorry na ide siya, ha? Hindi siya mawawala sa'yo dahil hindi tulad ng physical, pwedeng manakaw. Hindi pwedeng ma-misplace mo. Kung may anak kang makulit, hindi niya pwedeng ma-misplace. Kung may alaga kang aso, hindi tulad ng physical na kung saan eh pagburara ka sa gamit, pwede ngat-ngatin ang aso mo. Kung digital yan, ay safe na safe yan sa memory card mo. At kung makorap man ang memory card mo, pwede mo siyang i-download ulit. Kasi binayaran mo na siya eh. Iyon na yun. Iyon na yun. At isa pa, pwedeng mo siyang i-delete pagka hindi mo na-trip yung laro mo. Pero syempre, sometimes gusto ulit natin balikan yung laro, eh, pwedeng-pwede mo ulit siyang i-download at laruin mo ulit. Buti pa ang laro, binabalikan. Pero bakit ang puso mahirap balikan? A few moments later. Yes! And we're back again dito po sa aking shop. Konting drive lang po ako kanina kasi may hinintay po akong mga kaibigan. Now let's go back to our topic. Reasons to buy physical games. Reason number 1, pwede mo siyang ibenta sa ibang players. Kung digital yan, iyon na yan forever. Pero pagka-physical, syempre pwede mo na yung ibenta sa ibang players pag sawa ka na. At para nga naman meron kang budget na pambili para sa next game na gusto mong bilhin. Actually, yung iba nga ito pinakakitaan eh. Ginagawa nilang buy and sell. So kudos doon sa mga nagsisipag. Mairaos lang ang pangangailangan ng kanilang pamilya kahit gaano pa kahirap ito. Reason number 2, pwede mo siyang hiramin or ipahiram sa iba. Kung meron kang mga kalaro or katropa or kaibigan na may mga physical games tapos tumambay ka sa kanila, naglalaro sila ng mga bagong games. Syempre tayo ay may engganyo na hiramin ito
para subukan din, di ba? At ganun din naman pagka kunyari ikaw naman ang merong bagong laro at yung kaibigan mo naman ang gustong humiram sa'yo. Vice versa lang naman yan eh, parang relasyon, give and take. Pero mahirap din pagka ikaw ang take ng take. Baka mapuno ang labi-dabi mo. Sige, ikaw rin. Hasaide rubay ka! Onta mo yan ka! May mga groups or online pages na nagpaparenta ng mga games nearest your area. So pwede mag-rent kayo sa kanila para masubukan mo yung games para malaman mo kung mag-e-enjoy ka ba dito or hindi. O di ba? Good idea. Arigato gozaimashita. At syempre, ito konting reminder ha guys. Sa mga humihiram, pakiingatan lang pong mabuti yung mga hiniram po natin kasi hindi po atin ito. Dahil alam po natin na mahalaga po ito. At syempre, mahalaga din po ito sa may-ari. Ito po yung iniingatan ng hiniraman natin. Pero kahit na anong sabihin natin, ang hiram ay hiram. Dapat natin itong isole on time. Kayo din, pagkakunyari, hindi nyo iningatan. Hindi kayo makakaulit. Sad. Manani yatten no? Reason number... Ang hirap eh. Manani? Ang hirap sa daliri ko. Paano ko ba nito? Yun. Okay. Take two. Reason number 3. Mas madalas ang discount pag physical. Actually, parehas naman may discount ang physical at digital. Pero bakit ko nasabing madalas ang discount pag physical? Siyempre, yung mga second hand na binibenta ng mga tropang sellers natin dyan. Grabe ang tulong niyo talaga para sa mga gamers na gusto makatipid. Hontou ni arigato gozaimashita. Yun nga lang, sayang eh, no? Yung mga ibang bansa gaya ng US, Canada at Japan ay nai-implement sa mga gaming stores ang pre-owned. Yung mga tipong bumibili ng games tapos wala pang isang buwan ay sinusoli ulit para ma-refund or palit game. Mabibili mo pa naman itong pre-owned sa mas murang halaga kaysa sa mga bagong sealed games. Sayang, wala dito sa Pilipinas. Well, kung meron man, pakisabi sa akin down in the comment section para mabisita natin yung store na yan. Reason number 4. Pwede mong i-display ang collection mo. Nanda sure! Actually, I agree na ang digital ay malaking katipiran sa space ng shelf mo. Pero maniwala ka, nakasarap ng feeling na nakadisplay ang box ng laro mo. Siguro yung mga collectors out there na nanonood itong videos, you agree with me, right guys? At syempre, ini-indicate din kasi na, oha, nilaro ko yung game na yan. Or, natapos ko na yung game na yan. Or, high level na ako sa game na yan. Kung ano man ang reason mo kung bakit mo dinidisplay ang iyong games, ay sure ako na sangayon din kayo na masaya mangolekta ng physical games. Reason number 5. Pwede mong ipamana sa anak mo. O pwede din naman ipamana ang digital dahil syempre forever din naman yan eh. Pero di ba mas feel mo ang pagbibigay ng physical games sa isang bata na mapapanood mo siya habang binubuksan niya ang naka-gift wrap mong regalo sa kanya? Di ba? Reason number 6. Hindi mo paproblemahin ang speed ng internet. Nandun na tayo na kung saan super convenient ang digital. Pero paano kumabagal ang wifi mo or internet mo? May mga nabasa nga ako sa mga groups na nagre-reklamo na hirap daw sila i-download yung 2K19, NBA 2K19 nung nag-sale ito. It's like parang naghihintay sa wala. Parang nasa blind date ka na tapos ikaw ay nasa meeting place na, hintay ka ng hintay, ilang oras ka nang naghihintay tapos wala pa rin, nilalangaw ka na. Pero kapag physical, konting patch lang ay ayos na. Actually, yung iba nga, walang patch. Happy ka kagad at laro-laro na kagad. Dahil yung mga laro na nasa cartridge ay naka-install na kagad kasi siya eh. Nandun na sa loob ng cartridge. Pero ingat din po sa mga physical na available sa market kasi minsan ang laman nun ay code lang. I-download mo pa rin yung buong game sa internet. For example, Fortnite. So ingat-ingat din po tayo. Okay, conclusion na po tayo. Sa mga sinadjust ko po ay mukhang pabor nga po ako sa physical. Pero syempre, hindi naman po sa ganun. Dahil kung ikaw po ay mabilis naman ang internet mo at hindi ka naman mahilig lumabas ng bahay at hindi mo rin trip makipag-deal sa mga sellers or mga stores na hindi mo gusto ang karakas nila or mga itsura nila or whatever. At kung gusto mo kaagad makuha ang games mo ng agad-agad upon release kahit nasaan ka man, go digital ka na, my friend.
Pero sa totoo lang, kadalasan ay parehas bumibili ng digital at physical ang mga players or gamers. Ako, for example, may mga digital copy din ako at meron din ako, syempre, ayan, mga physical. Kaya walang masama kung digital or physical ang mga games mo. Sa totoo lang, walang masama. Regardless kung ano man ang piliin mo, kung digital ka man or physical, ang importante ay masaya mong nilalaro ang iyong mga games. So, tayo? Diba? Bakit ba tayo bumibili ng games? Diba? Para maaliw tayo. So, enjoy lang tayo lagi and good vibes lang. Alright, sana po may natutunan po tayo muli dito sa video na ito. Handa po akong tumulong sa inyo para kayo'y maaliw at mag-enjoy sa ating buhay gaming. Before we end, I just wanna state that this video is based upon my personal opinion and experience. And I wanna thank all the Facebook groups that let me post my videos on their wall. And of course, all of you guys for your continued support because I am nothing without you guys. Anybody with any opinion, let's talk about it down in the comment section. I'll be there talking to you guys, answering any questions that you want. Clicking the like button really does help us, and make sure to hit that red subscribe button and bell button if you're new to my channel so you will get notified right away because we put up videos like this all the time. But as always, thank you for watching and see you guys next time. Janemina, bye bye.